Hi, welcome back to my channel, Queen of the Kitchen. Hello sa mga area tray na ng kusina dyan. For today, we will not cook, we will not have a recipe. I want to show what I have here in my kitchen. It's not a kitchen tour. It is products. Products that I have here in the kitchen. Products na sariling ating. Products na Pinoy na Pinoy. Mga produktong dapat meron ako lagi sa aking kusina. Siyempre, meron tayong anak na may lahi nga sila pero may pusong Pinoy. Ugaling Pinoy, kahit minsan sa pagkain na ugaling Pinoy. Kailangan may patikim din natin kung ano yung mga nakasanayan nating pagkain. Kailangan matutunan nilang kainin kung ano yung nakagisna natin. Kailangan alam nila kung ano yung mga pagkain na meron tayo. Hindi lang yung dapat kung ano yung naririto or yung mga pagkain banyaga na niluluto para sa kanila. Dapat hindi lang yun ang kanilang matikman. Dapat matikman nila kung ano yung mga pagkain ng Pinoy. What I have here is yung pinaka-importanting ingredients sa isang potahe na paborito-paborito ng aking mga anak. Kailangan at least every week I will cook this for them. Yung ating ulam na pag tinanong mo yung Pinoy, ano ba yung ulam na hindi nawawala? Or unang isasagot na tatak Pinoy. Ulam na tatak Pinoy. Ito yung adobo. Yung pangunahing ingredients ng adobo, syempre dapat lagi akong may toyo at suka. So, pag nagpupunta ako ng Asian store, yan yung mga lagi kong hinahanap. Toyo, suka, at yung sauce na paborito ng aking panganay. Paborito niya si Mang Tomas. So, para kami nag-panic buying ng Mang Tomas, we have 6 bottles of this Mang Tomas because last, they don't have always Mang Tomas. So, kung makakita ako ng Mang Tomas, I grab always at least 6 bottles. At least it can stay for one or two years. It's okay. So, sa mga madali yung pagkain, meron din ako syempre ng crispy fry. Ayan yung mga produktong lagi kong binibili pag napupunta ako ng Asian store. Si Mamacita. Mamacita. Do you know that I have always your product here at home? Diba? Minsan tinatanong nila sino si Mama Sita at si Mang Tomas. Siyempre, meron din akong crab and corn. At pag mga dessert naman, siyempre, hindi tayo papatalo. May mga dessert din tayo na gawang Pinoy na sariling atin. Meron akong mga native product, native desserts na from Philippines na pinapatry ko sa kanila. Siyempre, hindi lang dapat yung mga kung natututunan natin mag-bake ng mga products, mga pagkain nila, mag-bake ng mga dessert na ng mga banyaga, dapat i-share din natin sa kanila yung mga native products, native cakes ng Pilipinas. So, meron ako ditong bibingka. At pag gumagawa ako ng sapin-sapin, I have here the flavors I have are
Buko pandan, langka, at ube. Pag gumagawa ko ng sapin-sapin. Or pag gumagawa ko ng ube cake, syempre yung mga purple cake natin dyan, syempre minsan namimiss natin. Dapat lagi tayong, lagi ako meron yan. At yung ating makupuno. This makupuno I'm using always for my cassava cake. At syempre, yung dessert, pag meron tayong mga handaan, hindi nawawala. Ang ating fruit salad or buko salad. Ano ba yung sangkap ng buko salad at fruit salad? Syempre, nandiyan lagi yung ating nata de coco at yung kaong. So, pag nami-miss ko yung mga pagkain sa atin, madali na para sa akin na gawin sila kasi lagi ako merong mga produkto na Pinoy na Pinoy na kahit mamiss ko yung mga pagkain, madaling gawin. Meron din akong mga prutas naman na galing sa atin. Wala man akong fresh na prutas na galing sa atin kasi mahirap talin dito dahil madali rin silang masira. So, at least meron akong dried mango from Philippines. At talagang Pinoy na Pinoy. Kahit bumili ako ng fresh mango dito, iba pa rin ang mango ng Pilipinas. So, these are all my products or my Philippine ingredients or whatsoever na meron ako dito sa bahay. At kailangan laging meron. If ever nga lang na nga makakapagdala ako ng isang sakong bigas, siguro nagdala na rin ako. And shout out, Pinoy din. Ciao. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akong channel, please subscribe, share, and like. Thank you. Bye.